Samantala, apat na miyembro ng isang grupong itinuturing na pinakamalaking drug operator sa Norzagaray, Bulacan, ang patay nang makipagbarilan sa mga pulis. 12 pa ang inaresto pero ang leader ng grupo nakatakas. Nakatutok si Steve Dailisan. Pasado alas 11 na umaga nang magpalitan umano ng putok ang mga otoridad at ang mga hininalang miyembro ng Eric Espinosa Group sa compound na ito sa Sitio Crusher, Barangay Big Tenor, Zagaray, Bulacan. Apat na miyembro ng grupo ang patay. Kinilala silang si Ryan Gonzalez at kasunoding Tito Kalan. Ang dalawa, kinilalang si Andrew alias Bangkayat alias Sinor. Armado raw ang grupo ng mga shotgun, sumpak at ilang granada na narecover sa crime scene. Nakuha rin ang ilang gramo ng shabu, marijuana at ilang pang drug paraphernalia. Nakatakas naman ang sinasabing leader ng grupo na si Eric Espinosa matapos tumakbo sa damuhan sa likuran ng mga bahay. Pagpasok nga dito, sinalubong naman nila kami ng putok dahil alam nga namin na itong mga taong to ay armado. Nasa 12 katao ang arestado kabilang ng ilang menor de edad. Ang may bahay ng isa sa napatay na sospek, itinangging sangkot ang asawa sa kalakalan ng droga. Gumagamit lang siya. Paano ba nangyari kanina? Pinuha nga po sa bahay namin, kagigising lang. Todo tanggi rin ang iba pang mga inaresto na sangkot sila sa operasyon ng ilegal na droga. Kahit patay nila ako, wala silang maano sa akin. Kahit ipa blood test nila ako. Tinatayang nasa 10 bahay ang ginagawang drug den sa compound na ito. Palipat-lipat lamang daw ang mga sospek. Depende sa dating ng kanilang mga parokyano. Pero hindi lamang daw mga pulis ang nakapagsagawa ng surveillance, kundi yung mismong mga sospek, lalo pat natuklasan na nakunan nila ng letrato yung mga pulis na magsasagawa ng operasyon. Halos 2 buwan ding sinurveillance ang grupo, lalo't ito raw yung pinakamalaking drug operator sa bayan ng Norzagaray. Ito yung kasama ng mga grupo na nanggaling dito sa San Jose del Monte, yung tinatawag ng Kali Demonyo. At yung last time na nakuha namin dito sa may barangay Minuyan, kung saan nakuha din namin yung aming number one, yung sa Tigang, ito ay magkakilala. Patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para madakip ang leader ng grupo. Mula rito sa Norzagaray, Bulacan, Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.